Yan. So mapapansin natin, nag-adjust na ngayon yung width nito. No? So okay na siya, no? So palitan na natin, medyo malaki na. So gawin natin 250, siguro 200, I mean 250. Hindi ko magkano yung factory. Okay. So yung next na, so siguro mas maganda kung ano na lang, icon na lang yung magiging image natin dito, imbis na image ng dog. Ang gagawin na lang natin dito is icon na lang, no? Siguro ano kayong magandang icon, guys? Siguro yung Flutter na lang rin. Siguro yung PNG para wala siyang background na ano, guys, na kulay. Ano yung magandang image dito? Ito guys. So ito na. Pwede natin itong gamitin image. Tapos balik tayo dito sa ating code. And then ito na yung ilagay nating value nung string na ating image.network na widget. Then run ulit natin. Ayan. So ganito na ngayon guys, no? And then siguro masyado nang malaki. Run ulit natin siyang 180 na. Ayan. And then dito na tayo ngayon maglalagay ng ano guys, ng kung ano man yung halimbawa magiging input nitong ano natin, itong para maglalagay tayo ng text input widget dito na pwede doon makapag-input yung mga user natin. So, halimbawa, pwede tayong magpa-register or login. So, yun yung mga halimbawa, no? Then dito, so, nasa children siya ng column. Kaya ibig sabihin, marami siyang pwede maging siblings dito. So, gagamit na tayo ng comma dito. Ayan. Comma lang, guys. And then dito no, gagamit na tayo ng kung ano man yung magiging input na gagamitin natin. So halimbawa, is gagamit tayo ng text form field, no? Para makapagkuha tayo ng input sa mga user natin. And then dito, syempre may mga set din to ng mga property katulad ng ano ba? So try muna natin guys para makita natin. Yan. So ngayon guys, pwede na tayong maglagay dito, parang may line na siya. Ngayon, lalagyan na lang natin to ng kung ano yung mga property nitong text form field natin. So, ano yung magiging property nito? Halimbawa is, yan. Pwede tayong maglagay kung ano yung text editing controller niya, ganun. Halimbawa, maglagay muna tayo ng space. So, pwede natin gamitin yung ano guys, yung widget na size box. Ito. Para makapaglagay ng space, no, parang ano siya, wala siyang background na color. Tapos maglalagay siya dito ng space. So halimbawa is ano? So makikita natin hindi pa rin siya na-click. So yun yung gagawin natin, no. So, yung next na gagawin natin is explore natin kung ano pa yung mga pwede nating magamit na property dito sa ating ano text form field. So, halimbawa, ano nito?
Okay, so hindi pala gumagana dito sa ating mouse. Pero pag clinic ko doon sa mismong phone ko, gumagana siya, guys. So pwede tayong mag-type. So ganito, guys, no? Yan. So pwede nating gamitin yung text form field natin. Yan. And then kapag gusto nating kunin yung, halimbawa, yung magiging ano nito, magiging value nito, pwede tayong gumamit ng controller. So halimbawa, meron siyang property dito na controller, which is ito, no? So parang ang value na hinihingi niya is another text editing controller ulit na widget. So halimbawa dito, no, mag-declare tayo ng controller. Tapos gamitin natin yung text editing controller na widget ulit. And guys, ayan. So sa ganitong paraan, kapag kukunin natin yung value nito, yung text na value nito, kung ano man inilagay natin sa controller niya, makukuha natin yung value niya, no? Pero syempre ito, mas maganda kung i-declare natin siya sa ano, sa pinaka, sa pinaka, parang ilalagay natin to sa variable. Tapos saka natin makukuha yung mga text value nito, no? So ganun yung gagawin natin mamaya. And then siguro may autofill hint siya. And then siguro may ilalagay tayo dito na enter name, di ba? So dito natin magiging value nito. Yan. So siguro okay, text rin siya na widget. Oops. So tingnan natin kung anong value na hinihingi ni autofill hint. Okay, 8 terabytes. So, hindi na natin gamitin yan. And magde-declare na lang ulit tayo ng panibagong ano natin dito, guys, ng panibagong text field. So, kumbaga, ito na yung name niya. And then siguro ito yung address. Then, try natin ulit na i-run. So, ganun, guys, no? Naka-vertically siya na stack ng mga widget niya. So, mas maganda kung itong text editing controller niya is i-declare natin sa variable. So, bale, pwede tayo maglagay dito, no? Halimbawa, is text editing controller. And then, siguro, name controller. And then, then ganito rin yung gawin natin dun sa isa. Tapos address. So siguro yung unang controller natin, I mean yung unang in text form field natin is for name. Tapos yung pangalawa is for ano siya, for address. So ngayon gumawa tayo ng separate na text editing controller natin para isa sila, no, na text editing controller. So halimbawa ito, gagamitin na natin to dito. And then dito rin yung address. Okay. So, bali ngayon, may gagamitin na lang tayong widget para pag, halimbawa, may pinindot tayong button, no? Makukuha natin yung magiging, yung kung ano man yung value na in-input doon ng mga user natin dito. So dito pwede tayong gumamit ng ano ba button.
So gagamit tayo ng material button, no? Material button. So mapapansin nyo yung onPress na property niya is required talaga kasi syempre dito siya kukuha ng ano niya. Ito talaga yung purpose ng mga button. Meron siyang merong onPress. And then dito pwede na nating i-design kung ano man yung gusto nating design. So halimbawa may child siyang text widget it. Then siguro papakita may submit. So hindi pa natin masyadong designan, no, yung mga widget natin. Pinapakita ko pa lang yung kanilang yung mga purpose nila or kung ano ba yung so mamaya i-design natin. Ayan mo guys, no. So bali clickable to. Clickable naman to. Ganito guys. Ngayon kung gusto nating makuha yung value niya. So halimbawa every time na kiniklik to, no, may magpiprint na submitted. And then, ulit natin. And then, tignan natin dito sa run tab, guys. Dito. So every time na kiniklik siya, no, yung bot, yung ano natin, yung submit natin. Ayan. So may nati-trigger na on press. So dito natin ilalagay kung ano or dito natin kukunin kung ano man yung na-set na value doon ng user doon sa mga inputs natin. So halimbawa, balik-click tayo dito sa code natin. So dito, dahil sinave natin siya dito sa labas, no. Makukuha na natin yung magiging value nila. So, halimbawa, ano to. Pwede natin i-access yung main controller. Tapos, that text. So, ganito lang guys, no. Makukuha na natin yung value nito. Pero, syempre. Tapos, name. So, name niya. And then, preprint ulit. Address. Then, address. Tapos, kunin natin yung text. So, kung ano man yung ilalagay dito, no, ng user, magpiprint siya. So, halimbawa ito. Ilan ulit natin. Pakita ko sa inyo, guys. And then, dito, no, maglalagay tayo ng halimbawa, name niya. Yan. So, siguro, Johnny, Manaloto. Tapos, address niya is Baguio, no? So, halimbawa, ganyan. Then, pag sinubmit natin, guys, ayan. So, sa ganung paraan, nakukuha natin yung mga value ni user. So, ganun. Ganun guys, no, mapapansin nyo. Merong nagpiprint dito sa baba natin sa run na ano. So, yun lang naman guys. Yun yung pinaka-basic kung gusto nyo gamitin tong text field na to, then may submit. So, ngayon, isusubukan na natin siyang i-design kung ano man yung gusto nating i-design dito, no. So, halimbawa, dito. Mag-design na tayo ng ating input. Okay. Tara tayo dito para gumanda siya. Yan. Dito sa text form field natin, no, gagamit tayo yung outline input border para ganito yung magiging design ng input natin. Yan. So parang ganito yung magiging design ng input natin, guys. Yes sir, meron pong database. Meron po tayong gagamitin na database dito later on. Yes. So actually, di-discuss ko rin po yan mamaya, no, kung ano yung pwede nating gamitin database mamaya.
So parang ganito guys, no? Ganito. Merong ganito and merong ganito. So mapapansin nyo material na material yung design niya. Parang Android na Android talaga. So ganito yung gagawin nating design ng ating ating input, no? So ganito. So yung tawag dito is ito, outline input border, tapos ito field input border. So another property siya, no, parang i-customize mo yung ating input. So kanina, alam niyo na kunin yung mga value kung ano man yung magiging ilalagay din ng user. Ngayon, parang kulang na lang siya sa design. Kaya yun yung gagawin natin. Pupunta tayo dito ulit. Ating code. Ayan. So ito, nakukuha niya naman na yung controller, no? So i-design natin siya. So gagamit tayo doon ng decoration. Decoration, no? And then dito, may gagamitin na naman tayong another na widget. So input decoration. So dito mapapansin nyo, meron na naman siyang set ng mga meron na naman siyang set na mga property. So itong easy input decoration, meron siyang mapapansin, makikita nyo dito, may ano siya, may enabled border para pag ito guys, para kapag na ano siya, na-click siya, no, ito yung mati-trigger kung ano yung magiging design niya. So dapat ganun yung magiging design niya kapag na-click siya, no. So dito maglalagay tayo na enable border. And then so makikita niyo kanina dito, enable border. Nagre-required siya ng input border, no. So bali dalawa 'yun, nasabi ko kanina, field input border tsaka outline input border. So yung gagamitin natin dito is outline input border to, no, para yung maging design niya is yung parang kanina. Then dito maglalagay tayo ng border side lang na property ng outline input border. So ganyan. So pwede nating i-customize dito kung anong magiging kulay niya. Parang balik tayo dito. So parang i-customize na natin to anong magiging kulay nito, no? Itong border niya. Ito, magiging kulay nito is ano ba? So gagamit muna tayo ng border side na widget. Then kung ano man yung magiging color nito. Halimbawa, colors that gray. Ayan. So kung may ano, no, may mapapansin nyo na naka ano siya, naka yellow na underline. Ibig sabihin, ano to guys, warning. So, sinasuggest na rin ni Android Studio kung ano yung solution doon sa warning na natin. So, makikita nyo dito, pwede daw tayo maglagay ng constant sa mga ibang ano natin. No? So, pwede tayo maglagay. Ayan. So, nawala na guys. No? And then, syempre, kapag hindi siya ginagamit, maglalagay rin ulit tayo ng border doon. So, dito, galagay ulit tayo na. So, huwag nyo kalimutan yung comma guys, no? Yan. Dito. So, dito, border ulit. Ayan, dito pala sa input decoration. And then, maglalagay ulit tayo dito ng borders, ng outline. Kung ano man yung magiging ano. So outline input border ulit. Kasi kumawa, i-run muna natin guys para makita nyo. Ayan guys. Mapapansin nyo, no, meron na siyang design na input border. Okay. So ngayon is maglalagay pa ulit tayo ng another border para kapag hindi siya na ano na pag na-click siya, no, so dito maglalagay tayo ng border ulit. And then gagamitin ulit natin tong widget na to, outline input border. Yan. And then tong outline input border is lalagyan ulit natin ng border side. Tapos gagamitin ulit natin yung border side na widget. And then dito mag-set ulit tayo ng color. Pero nasa inyo na yan guys. Depende na yun sa inyo kung anong gusto nyo yung color. So run natin.
So yun guys, no, meron na siyang ganito na yung magiging design niya. Yan. So kulang na lang siya ng label ngayon guys. So yun yung next natin gagawin, kung ano man yung label. Siyempre hindi natin alam kung ano yung fill upan nitong user. So parang maliit pa to, no. So lagyan, taasan natin to. Gawin natin 18 na lang. Yan natin siya. Para merong pagitan dito guys na space. So dito guys, maglalagay tayo kung ano man yung magiging label ng text field natin na yun. So hindi kasi alam ng user kung anong para saan ba yung ini-input niya doon. So kailangan natin maglagay ng another na naman na widget para doon, no? So halimbawa text widget. So gamit lang tayo ng text widget dito. And then so ano man yung label niya. So halimbawa name. Tapos gagamit ulit tayo ng property ni text na style, tapos another na text widget na text style. Tapos to may property rito like color, font size, mga ganun. So dito gagamit tayo ng color na black ulit. Pero siguro hindi na masyadong block na block. Tapos yung font size set natin. Hindi natin siguro 15. And then yung font weight niya siguro gawin natin hindi siya ganun kalaki. And then, so huwag niyo kalimutan yung comma dito, no, kasi nagkakaroon ng error. Expected to 5 comma daw. And then lagyan natin. So run ulit. Yan. So nag-overload. Nag-ano na siya. Kasi naka-open agad yung soft keyboard natin. Yan. Kasi guys, nag-ganito. Kasi meron pang view dun sa baba niya. So, parang hindi na na-re-render, no? So parang para ma-solution natin to, gamit tayo ng single child scroll view para scrollable siya. Kasi parang meron pa siyang input. Meron pa siyang view na kailangan ipakita sana, pero natakpan na. Parang overflowed na siya nitong soft keyboard natin. Kaya ang gagamitin natin dun na widget is yung single child scroll view, no, para sa ganun scrollable tong ano natin itong screen natin, and itong ganito nagpapakita. Kasi hindi na magpapakita kasi pwede mo naman nang ma-view yun pag in-scroll mo. Kaya yun yung gagawin natin, no. So dahil ito nga yung nagbibigay ng view, itong column natin. Ito yung i-set natin, ng lalagyan natin ng parent na single child scroll view. So na-discuss ko na rin yun kahapon guys, no. Ang gagawin nyo lang is i-click tong column na to, tong widget na to, then i-alt enter natin para magkaroon siya ng ma-wrap siya sa another widget or maging parent niya yung another widget. So yan, no, wrap with widget. So mapapansin nyo wala namang ano dito, single child scroll view. Kaya ang pipili na lang natin dito, wrap with widget. So gagamitin natin yung single child scroll view, no? Child scroll, yeah. Then i-run ulit natin guys. Ayan. So mapapansin nyo wala na, no? Kasi able naman na natin ipakita yun kapag in-scroll natin siya. Ayan. So wala nang anong view, wala nang hindi na ipapakita kasi scrollable na rin siya. And mapapansin nyo, no, yung scroll type niya is pang material talaga. Kasi mapapansin nyo may ano tawag dito, yung parang may light. Lumutan ko na guys yung tawag dito. And then doon naman sa iOS, pag ginamit yung scroll view nun, pero ang ginamit nyo dito is Cupertino app, yung style ng scroll nito is magbabounce siya. So parang sa mga iOS, pag sukdulan na yung scroll nyo and then binitawan nyo, parang magbabounce siya. Tatalbog guys. Ganun.
Later on po, i-discuss ko po yun paano palitan yung icon ng sabay ng logo ng icon app ng Android tsaka iOS, no? So, actually, itatakal rin natin yan mamaya. Pero kung gusto nyo namang palitan na dito mismo sa Android, no? Pwede nyo siyang palitan dito kasi sa mga ano dati, naka-experience na ng native na Android development. So, dito nyo lang siya papalitan, guys. So, punta tayo dito sa Android. I hope makita nyo. Maliit ata. Punta tayo dito sa Android na folder natin. So, actually, nandito lang siya, no? Kung makikita nyo dito sa, pasok tayo dito sa SRC, sa main, tapos Android manifest. Yan. So, actually, dito nakaset yung magiging icon ng Android natin, no? And makikita nyo dito, ito, yung icon launcher na to. Nandito siya sa loob ng REST. And then, meet map. So, ito na yon guys. Ito na yung icon niya, no? Yan. Pero ito, itong gagawin natin na to is for Android lang. So, kapag nag-build tayo ngayon sa iOS, hindi siya napalitan, no? So, mamaya, later on, i-discuss ko kung paano palitan siya ng isang, parang isang ano lang, isang way lang, no? Mapapalitan na yung icon both sa Android and sa iOS. Okay, so proceed na ulit tayo. Ayan, so balik na ulit tayo sa lib folder natin, no? And balik tayo dito sa code natin. Then, palakin natin. Ayan. And then, tignan natin yung output ng ating device. Ayan. Then, ganun ulit na yung gawin natin, no, dito. So, lalagay tayo ng text na widget para magkaroon siya ng label. And then, kung ano man yung label na... Then, dito, siguro maglalagay lang tayo ng konting space niya na siguro yung height na is 1. Ganun. I mean, di pala 1. So siguro 5 na lang. Run ulit natin, guys. So, ganito, no? And then, kung makikita nyo, lahat ng child ng column natin, naka-ano kasi, guys? Naka-center. So, isa kasi itong child nung ano natin, nung column, naka-center siya kaagad. Kaya mas maganda siguro kung ang gagawin natin is gamit tayo ng another property nitong column. Gagamitin natin yung cross-axis alignment. Yung cross-axis alignment, ibig sabihin, kasi diba yung column natin vertical, yung cross-axis niya is horizontal. So, yun yung kailangan natin. Kasi itong mga widget natin na ito, kailangan natin i-left siya or horizontally. Parang under siya sa cross-axis alignment nung column natin, no? So kasi yung column natin is vertical, yung cross-axis alignment or yung kabaliktaran niya is horizontal. And ito para ma-left natin is under siya dun sa cross-axis alignment niya or horizontal. So yun gagawin natin, no? Gagamit tayo ng cross-axis alignment na property niya. And then cross-axis. So ili-left natin. Dito kasi sa ano sa code, pag sinabi mong left, start siya. Pag sinabi mong right, end siya. So gagamitin natin itong start. Then run ulit natin, guys. So ngayon, lahat na ng mga children nung ano natin, nung column natin is pupusisyon na sila ngayon sa left. So dapat except lang po sana itong image network. Ito, no, itong logo natin. So dito, itong image.network natin na widget, irarap natin siya dun sa center na widget. Para sa ganun, center pa rin to. No? Parang exempted siya. Yan. So ito, irarap natin ng widget. So ganun pa rin. Alt-enter, guys. Then center. Yan. So, try ulit natin. Ayan. So yun, guys. So ngayon, lahat na ng mga children nung
column, sa left na sila kay proposition. Pero dahil yung text field, form field natin is hindi naman nakaset yung width niya. So ibig sabihin yung width nito is equal dun sa parent niya. So ano man yung width ni column, yun na rin yung magiging width nitong text field natin. Kasi hindi naman natin sinet. Guys, so ganito guys, no? So may input na tayo na medyo decente na. Okay na rin. So ganun yung gagawin natin sa address, guys. So ito, pwede nyo naman na siyang i-copy kung ano man yung naging nalagay natin ditong mga property. Na-set nating property ni text form field na isa. Pwede naman na natin itong i-copy kung ayaw na nating input ulit. So ganun yung gagawin natin. Guys, and then ito, maglalagay ulit tayo ng label niya. So pwede na rin ulit natin tong i-copy, no? Copy lang natin to, guys. Then ilalagay natin siya dito. Then dito, maglalagay tayo ng size box ulit. Para sa ganun, yung pagitan ng dalawang input, malaki, merong space. So dito maglalagay tayo ng siguro 20. Bigyan natin ng comma. And then sa mga nagpapakitang warning, no, may solution naman dito yung IDE natin. Pwede tayong daw maglagay ng constant or const na keyword, sabi niya. So mas preferred daw kasi na constant. Ibig sabihin parang sinasabi natin dito na yung widget na to is wala na tayong gagawing dito. Parang final na yung niya. So dito i-enter lang ulit natin para maglagay siya. Pwede nating isa-isa ito. So, meron pa yan. Then, dito ulit. Then, run ulit natin yung ating app. Makitingnan natin kung ano yung pagkita niya. Ayan. Oops. Name pa rin. Yung nating address to. So, run ulit natin. Ayan, guys. So, yun guys, no? Pwede na tayong mag-input dito. Kung mara yun. Kasi, and then, kung address. Ano ba yung address? And then, guys, dapat i-customize din natin yung magiging design ng button natin para maganda rin siya. Tingnan, no? So, dito, pwede natin gamitin yung mga iba't ibang property ni material button. Mapapansin niyo dyan, marami siyang mga property na pwede natin gamitin, no? So pwede natin iset yung elevation niya, splash color, ganun. So yun yung susubukan natin, guys. So limbawa, so ang nasubukan pa lang natin is itong on press tsaka itong child. So para mas maging customize yung design ng button natin, gagamitin natin yung mga ibang property niya, like siguro color. Limbawa, yung color niya is blue. So yun guys, meron ng color ngayon yung button natin. Noticeable na rin yung yung button natin. So kanina parang hindi. So parang mapapansin natin dito, dikit na dikit sila. No? Lagyan na ulit natin ng size box dito para magkaroon ng space. So halimbawa, ang space na is gawin natin 40. So comma ulit. Okay. Ayan guys. So meron ng space ngayon. No? So next is siguro i-customize natin tong text. Kung anong nagpapakitang text dun sa button natin. So maglalagay tayo ng style. Text style ulit. Pwede natin ilagay dito kung gaano kalaki yung text niya, ganun. Or gaano kaka yung kulay niya, ganun. So try natin palakihin yung text. So set natin ng 16. Ayan. And then yung font weight niya siguro gawin natin 600. Ayan. Aspirant ulit.
So ganun guys, no, medyo okay na rin yung design ng ating app. Yan. And then yung next is siguro lalagyan na ulit natin siya ng shape. Kasi kung makikita natin dito yung mga material button, tayo sa components tapos buttons. So bali may dalawa rin klase ng button dito, no? So may ganito tapos may outline, yan. May text button lang. So ang gagawin natin para match sila dun sa ginawa nating input, gagawin nating design parang ganito guys. Ito yung design ng ating button. Okay, so balik tayo dun. Then ito, lagyan natin ng shape. So ang shape nito is yun. Tapos ito, tumatanggap siya ng yung shape border na widget. So ang gagamitin natin dito is rounded rectangle border. So ito, may sarili rin silang mga ano set ng property like side. Ano yung magiging border side niya. Then dito, may sarili rin siyang property. Property. So siguro, lagay natin dito kung ano man yung magiging color nung ano niya, side border niya. So lagay natin dito. So, siguro blue na lang. Yan. Then dito kung ano man yung ano niya, yung magiging border radius niya para magkaroon ng hindi masyadong patusok guys. So another property siya ng border side. May ano siya, border radius. I mean properties pala siya ng rounded rectangle border. So dito border radius, no, that circular. So lalagay tayo ng value dito. So halimbawa gaano ka circular yung parang magiging ano niya, border niya. So halimbawa gawin natin 10. So tapos subukan natin. Okay, so ganun guys, no? So alisin na lang natin yung kulay, background color niya. Gawin na lang natin white. Yan. So yan. And then ito, yun na lang yung gawin nating blue. Para din pati yung kulay niya, pati yung kulay nito, gawin nating blue rin. And run ulit. Yan. So, kita ba guys? So, para mas maganda, masyadong maliit eh. Ang, ano niya, yung width niya, equal din dun sa parent niya. Parang kung saan siya nakalagay. So, para magawa yun, parang ginawa natin dito sa container. Nag-set tayo ng double dot infinity niya na width. So, ganun din gagawin natin dito, no? Dito sa material button na. So, minimum width niya is double. And try natin i-run ulit siya guys. Yan. So, yan guys. So, medyo ano na, no? Medyo okay-okay na yung design ng ating button. So, para mas maganda siguro kung ano, may padding ba to? Ayun. So may padding siya. Then lagyan natin ng parang space lang dito para mas malaki, kon magmukhang malaki yung button natin. Bawa pwede tayo maglagay dito ng edge insets that symmetric. Parang top and bottom, top bottom lang. So gagamit tayo ng vertical yung ating 10. And so medyo maliit pa. So gawin na lang natin 20. Ayan guys. So ganito guys, no? So medyo okay na yung design niya. So
So nakukuha na rin natin yung nagiging input ng user natin. Kaya pwede na tayong makapag create ng user natin or makapag-insert dun sa database natin. Or pwede tayong pumunta sa next page. Or pwede rin nating i-validate, no, kung ano man yung kung halimbawa wala siyang nilagay na ano dun na value dun sa mga inputs. So may tanong po ba? Guys, may tanong po ba tayo? Or dun sa FB Live, may mga tanong po ba? Then guys, no? Okay. So proceed na tayo guys, no. So what if ano guys, merong pwede natin, paano natin lalagyan ng validation tong ano natin, tong input natin. Kumbaga, pag sinubmit tong button na to, dapat may magpapakitang error dito sa bawat input natin na dapat yung field na yun is required, hindi dapat na So doon na, doon papasok yung pwede nating magamit na widget, no, which is form. So yun yung gagawin natin, guys. Yan. So dito, so dapat itong mga text field natin is i-wrap natin siya doon sa form, no. Sa form na widget natin. So merong ganun si Flutter na widget. So ang tawag doon, form. So ganun nga yung gawin natin guys, no. So itong si column, i-wrap natin siya para yung mga parent nito or yung descendant nitong mga text field na to is si form, no. So ganun gagawin natin. So dito i-wrap natin siya sa widget form. Then dito sa form, mag-set tayo ng ating key para sa ganun, pag kasi tulad ng sinabi ko, yung may mga widget na stateful para mga pre-built widget. So makikita naman natin guys dito, no. So makikita natin diyan. So tulad ng sinabi ko nung nakaraan, makikita natin may access tayo dun sa original na code nitong mga widget na to. So dito siya, ito yung mga code niya. So ito yung ano kung bakit gumagana yung ano natin. So makita natin form siya, no. Stateful siya na widget. So kailangan natin maglagay doon ng key para kapag ni-reload siya ulit. Parang ni-reload siya, ibig sabihin ipapakita kung ano man yung mga field na kailangan, mga field na ano guys, na hindi na fill upan ng user. So magpapakita doon yung error na. So kaya magpapakita yung error na yun kasi na-reload ulit siya. Parang na-set ulit yung state. Kaya kailangan natin maglagay ng global key. Para next time na i-reload siya, alam niya yung mga field kung ano man yung mga error na yun. Ay kung ano man yung field na may error, no. So ganun gagawin natin guys. Tayo dito. So magsiset tayo ng ating key, no. So kung pupunta tayo dito, key. So titingnan natin yung kanyang so kung nagre-require siya ng key. Then dito, maglalagay lang tayo ng variable. Siguro i-declare na lang natin siya na final. Tapos form key. Tapos gawin natin siyang global key. Then form state. Isa siyang form state guys. Ayan. So ito guys, pwede na natin ilagay dito. Okay. Ayan. And then, iset lang natin. Punta tayo dun sa, ano natin, dun sa button natin. Parang titignan lang natin dun kung yung form key ba is nagkaroon ng error. Pero bago yun guys, mag-set muna tayo ng validator, no?
kung ano man yung validator na paano ba malalaman ng ano natin, ng form natin, kung ano yung mali or kung ano yung mga, di ba, yung email kung valid ba yun, di ba, pwede natin ma-check yung input na email kung yung tinype ba nila doon or in-input ng user doon is isang email. Ganun. So, tayo magsiset ng condition kung paano ba masasabi na valid yung in-input niya or hindi. So, yung isang hindi valid doon, syempre pag wala siyang nilagay, ganun, di ba guys? So, yun yung gagawin natin sa bawat text form field natin. No? So, maglalagay tayo ng validator. So, actually dito guys, si text form field natin, meron siyang property na validator. Basta meron siyang property na validator. Kasi pag tinype natin to, yun magpapakita. So ito guys, parang function din siya. And then meron siyang meron siyang parameter na value kung ano man yung tinype ng user dito. Then dito, pwede nating i-check kung siguro value is equal to null. Or, di ba, alam niyo naman siguro to guys, to or na condition. Tapos value that is empty. So dito na mat-trigger yung validator natin. So dapat may magpakita siyang error na is enter some text. Then kung wala namang error, siguro magre-return lang siya ng null. Ibig sabihin wala siyang ipapakitang error ng text field na yun. No? Please enter your, dapat dito nakalagay, please enter your address. Diba? And then dito naman, and ulit gagawin natin dito. So, value equal to null or value that is empty, magre-return siya ng ano, error na please enter your name. Pero kung ano, walang error, all goods, return natin. Wala siyang re-return. Ibig sabihin, walang error dun sa ano na yan, na sa widget na yan, dun sa text field. Okay? Yan. So ngayon, paano na natin i-trigger yon, yung validation niya? So dito ngayon, no, sa button dito. So dito natin matitrigger yon. No? So dahil nakapag-declare na tayo ng ano, form key natin, pwede na natin ma-check ngayon kung yung form key ba niya is yung form ba natin is valid or hindi, no. So maglalagay na tayo dito ng if form that current state is not validate. Talagay tayo dito na. And so sinasabi niya na baka daw error, null daw to. So maglalagay tayo dito ng ano, no. Kasi dito guys, yung current state, ibig sabihin, under siya dun sa validate. Dito kasi sabi niya baka daw yung current state is null, no? Sabi niya baka yung receiver niya, which is yung current state, is null. Kaya para na-detect ng ating coding editor. So maglalagay tayo ng ganito guys para kahit null siya, i-execute na pa rin to. No? So ganun. And then dito na natin i-check kung ano ba, kung yung in-input ba doon ng user is valid, no, or hindi. So kung valid siya, so hindi siya valid, no, so maglalagay tayo ng not dito, not na condition. So siguro para hindi tayo malito, ganyan na lang natin. Kung valid siya, no, i-print siya ng valid. So ganito. So, pasok pa lang natin to. So, magpiprint siya kung ano man yung input doon ng user. And then, kung hindi naman siya valid, guys, is print siya na the form is invalid.
So, try natin. Run ulit natin siya, guys. Pakita ko ulit emulator. Ayun yung exit. Tapos punta ulit tayo sa run. Guys. And dito guys, no? Ayan. So, kung mapapansin nyo, pag nag-submit tayo, na-trigger yung mga valid ng bawat ano natin, bawat yung validator na property ng bawat text form field natin, no? Kasi parang chine-check nung form natin kung yung ano ba, yung mga laman niyang mga text field is valid. So based doon sa condition natin, guys, kung null siya or empty, saka matitrigger yung error niya na please enter your name, ganun. Pero once na nagdagdag na tayo dito, guys, na Johnny. Tapos, submit not. Ayun. So, yung isa na lang yung may error. So, hindi pa rin siya nagpo-proceed, no? Nagpapakita pa rin dito. The form is invalid. Ganun. And then, lagay ulit tayo. So, ay, siguro, lagay na natin dito. Isabella. Enter. Ayan. So, ipiprint niya na ngayon yung mga in-input natin sa text. Yan to, guys. Kasi based dito sa condition natin, kapag hindi na pag-valid na yung form natin, sa kanya na ipiprint yung mga in-input ni user. Okay? So may questions pa ba tayo, guys? Pwede tayo mag-proceed? Naintindihan ba natin? So, bali, ang ginawa lang natin, guys, no, is yung mga text field natin is ni-wrap natin siya sa form na widget. So, bali, dapat yung descendant niya or siguro yung parent niya is... I mean, yung ancestor niya pala is a form. Is dapat form, no? And then... yun, trigger na lang natin yung ano, yung validation. Pero bago natin ma-trigger yun, dapat gumamit tayo ng key. So, dapat mag-declare tayo ng form key. Kasi dito sa button natin dito, para ma-trigger natin kung validate ba o hindi, or para mag-run yung validation ng lahat ng text field natin, kailangan natin ng form key. Okay? Yan. So, wala bang tanong, guys? Ano man yung gets? So, madali lang naman siya, guys, no? So, parang everything is a widget talaga. Paano lang natin gagamitin yung mga widget or pagsasama-sama yung mga widget. Yeah. So, sa ano, next na pag-uusapan natin is paano pumunta sa next screen or sa next page. Nang siguro pwede tayong mag-pass ng ano doon, value. Pwede natin i-pass yung name at address natin, no? Sa next page. Para pagpunta natin doon, or next screen, para pagpunta natin doon, na-print kung ano man yung in-input ni user dito. Okay? So, pero bago yun, break muna tayo, guys. Para magkaroon, makapag-snacks tayo, or kapag-coffee break. Ganun. Okay? Ma'am Rita? Yes, Sir Robert. Okay, so to our participants, we can have po 15-minute break. I will resume po later at 10:35 po. Okay, ayan. So let's have a break, Sir Robert. Ayan. And okay, we'll resume po 10:35. And by the way po, some key announcements lang. Yung ating mga recordings, I will be uploading it later po sa ating Google Classroom for you to have a reference po. Ayan, sa mga nag-a-ask po ng kanilang mga files. Ayan, si Ma'am Ruby. It's okay, ma'am. You don't have to register. Just fill in po yung ating mga attendance para po ma-record po yung inyong participation. And attendance forms will be sent po later. Before we end the training session for day 2 po.
Ayan. So, thank you po and we'll see you po later.
Yan, so we hope po that we are all in our room. Yan, so Robert. Okay, ma'am. So, everyone na po ba nandito? Nakabalik na po ba ulit sila sa training natin? Okay, so start na po ba? So, wait na po. Okay, so let's resume na po yung ating training. So, dito po no, kapag ito po, itong part ng code na po na to no, yung pag na-validate niya na and wala namang naging error, so i-print niya na po na ito. So, dito po tayo mag-uumpisa ngayon kung paano tayo pupunta sa next page. No? Pero bago po yun is gagawa muna tayo ng panibagong page natin. So, punta ulit tayo dun sa ating files. Punta ulit tayo dito, no? Then, click natin itong project. And then, dito guys, is click natin itong lib na folder para makagawa tayo ng panibagong Dart file natin. Then, click natin itong new, tapos Dart file. And then, siguro, siguro, landing na lang. Landing screen. Yeah. And then dito guys, pag nakagawa na tayo no ng landing screen.dart natin na file. So gagawa ulit tayo ngayon ng panibagong widget no. So gagawa tayo ng class. So gagawa na tayo ngayon ng custom natin na widget para magkaroon siya ng class no, para mas ma-access siya ng ma-access siya ng ibang file natin. Itong class na gagamitin natin dito. So, siguro landing page na yung pangalan. And then, stateless widget lang siya, no? And then, dito, syempre, kailangan natin mag-override ng mga method like build, no? Kasi makikita nyo dito, guys, nagre-record siya ng kasi bawat stateless na widget natin, meron siyang build na method. Kasi that build, sabi niya, no? So, nawawala daw yung method na yan. Para ma-override natin yung or makagawa tayo ng method na ganun, i-alt-enter lang natin to guys. No? Itong pangalan ng class natin. So, kasi naka-red siyang underline, ibig sabihin may mali. And then dito guys, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin mag-return ng parang tulad ng yung scaffold guys. No? Tulad ng sinabi ko kanina, para siyang empty na page. Parang empty siya na canvas. So, yun yung i-re-return natin ngayon dito na widget. Ayan. So, dito na ulit tayo maglalagay kung ano man yung ipapakita natin doon. No? So, dito, syempre, kailangan niya ng body. And for now, ang lalagay muna nating body na widget niya is container. Then, isi-set natin yung up bar nitong ano natin. No? Itong, kung ano yung magiging up bar nitong ano natin. Itong next na screen natin. So dito guys, ilalagay tayo ng up bar na widget na property. And then set tayo ng value na up bar na widget. And then dito, i-customize na lang natin kung ano yung gusto nating mag-design ng up bar natin. Pero siguro ang ilalagay lang natin, ang importanteng ilagay natin sa up bar natin is yung back button, no. So para malagay natin yung back button na yun is kailangan natin ng, kung papansin nyo dito, meron siyang property na leading. Yan. Para maglagay tayo ng mga icon dun sa left side, pwede nating maset yung icon dun sa left side, no? And I think, ang pabaliktaran ng leading sa right naman, na icon is... merong property rin si up bar guys eh, na pwede kang mag-set ng icon. I think itong actions na to, list siya ng mga widget na or icon na pwede mong malagay dun sa right side na up bar natin. So ito, mag-set tayo ng icon. No? So kailangan natin ng widget na makikita mo dito. Gagamit tayo ng leading na property ni up bar. Tapos
So ito, yung nare-required nyo dito is widget. So pwede tayong maglagay kung ano man widget. Pwede nga ang text eh, kung gusto natin. Pero mas magandang gamitin yung icon button. Ayan. Then guys, kung makikita nyo, may red siya underline kasi yung property na icon is required. No, kaya kailangan natin maglagay ng icon. Ayan. Then dito guys, pwede tayong gumamit ng icon na widget ulit para kasi dito sa loob yung property, yung magiging default niya na value is icon. So parang gagamit tayo ng icons ulit, no? Icons that kung ano man yung icons na gusto natin. Ayan. Kuwari yung icons natin is arrow. Yun, parang iOS style na icon, no? Guys, makikita nyo. Parang iOS style na icon siya. So, siguro yung size niya is 20 na lang. And then, yung height siguro niya is I mean, yung color niya is siguro black. So guys, no? So, ganun. May kita pa natin. Required din yung on-press. So, gamit tayo ng on-press dyan. So, for now, empty function muna siya. Yan. And then, para maalis yung warning dito, sabi na kasi, mas maganda to pang maglalagay tayo ng constant dito. So, try natin lagay. Then, yan. Nakagawa na tayo ng next page natin. So, may pwede nang puntahan yung ano natin, yung isang screen natin, no? So balik tayo doon. Punta tayo dito, guys. Pag na-validate na yung ating form. Yan. Pag na-validate na yung ating form, guys, pwede nating gamitin yung ano, no, yung navigator para makapunta sa kung ano man yung class na pwede nating puntahan or widget. So, halimbawa, dito guys, gagamit tayo ng navigator, no? Tapos, gamitin natin yung off context or kung ano yung saan siya nang gagaling na context, guys. Kasi kung makikita nyo, pag build, merong context kasi dito, guys, pag nabibuild siya. Ito, no? Okay, so, naghahanap siya ng context, guys, pero wala tayong mailagay dito. Kasi, dapat meron siyang build dito, build context. So, ang gagawin natin dun, guys, para magkaroon siya ng build context o context. Kasi dapat, pag nagde-define tayo ng mga custom natin na widget, di ba kung mapapansin nyo, required yung build na method. And then, dun sa parameter ng build na method, meron siyang build context. Para dun kasi nalalaman nung app natin kung saan siya nang galing na, ano, na screen or widget, no, dahil sa build context. So dito kailangan natin, no, para makapag saan tayo pupunta. Oh, yan. So ang gagawin natin, guys, dito is magde-define pa tayo ng isa nating class. So doon natin ilalagay yung ibang widget natin na nandito. So pwede nating ilagay doon yung ating ano, itong form na mismo, pwede nating ilagay dun, guys. So, magde-define tayo ng another dito, guys. Siguro content na lang. Content na custom widget natin. Nag-extend siya sa stateness. So, ito yung sinasabi ko, guys, na build context. Oops. So, create. Yan, guys, ito. So, parang yung pinapertain niya dito na build context is ito. Itong class natin na to. Itong buong kabuuan, itong widget na to actually yung tinutukoy niyang context dito, no. So ito, guys, pwede na natin itong ilagay yung buong form natin doon sa widget na yon. Pwedeng iyon na lang i-return natin, no? So ganun yung gagawin natin. So hindi ko makita. Okay. So balik tayo dun. So makikita naman natin, guys, dito, no, may yung kabuuan ng form, ayan. Makita natin yung ano na to, yung comment na to. So alam mo na hanggang dito yung form. So copy lang natin to hanggang din sa pinakataas. So guys, ang ginagawa natin ngayon is ilalagay natin to, no, ire-return natin to as widget ng ginawa nating ano dito, guys. Ginawa nating custom na widget na content. So ito yung ire-return na natin ngayon dito.
Okay? So, ito guys, so hindi niya makita yung address controller, no? Kasi actually na-define naman siya. So, pwede naman natin gawin to as parameter, gamitin as parameter. So, bali mag-declare lang tayo ng constructor dito. Constructor ng content natin na widget para every time na ginagamit to, nagre-require siya ng parameter na form key tsaka ito, ang mga controller na to. Or, pwede rin naman natin ito ilagay na mismo doon. So, alin yung mas maganda guys? So, I think try na lang natin yung may parameter, no? So, magde-declare tayo ng constructor dito. So, constructor, ibig sabihin, may required na kailangan ilagay dun sa constructor niya para magamit yung widget na to. So, ganun yung gagawin natin guys, no? So, ito, var form key, i-declare tayo ng sarili natin dito. And then, ito, name controller, i-declare rin tayo. So, text editing controller siya guys, diba? Text editing. Tapos, ito, i-initialize na lang natin siya by constructor mamaya. So, late. Ayan. So, makikita natin dito, di pa daw kasi siya na-initialize. So, dito na natin dito na tayo gagamit ng constructor, no? So, ganito yung constructor. Tapos dito sa Dart, guys, alam niya na agad pag ginanito mo siya. So, parang ang ibig sabihin nito, kapag may dinilagay ka ditong value, pag 'di ba gagamitin mo na tong widget na to, no? Alam niya na yung value nitong una is ma-initialize dito sa form key. So, para pag ginamit to, parang ginamit mo na rin to. No? So, ganun siya guys. So, later on, makikita natin yung kabuuan. So, this, parang this pinapertain niya is dito. Itong this niya. Itong name controller na nandito. Ayan. And then, this ulit. Ayan. Ayun guys. Ganun lang guys. Parang ngayon, every time na gagamitin itong content na widget natin, nagre-require siya ng parameter na form key, name controller, tsaka address controller. No? So, hindi natin magagamit ito pag walang parameter. Itong tatlong ito. No? So, yun guys. Pag mamaya gagamitin na natin ito, no, content na widget natin. And then, kita nyo, may yun, no? Required ba yung form key, text editing, name controller, tsaka I mean name controller tsaka address controller which is na declare tsaka na initialize na natin, nagawa na natin. So, pasa lang natin to yung mga value niya. So, dito. So, form key. Ayan, o, tapos name controller, syempre. And then, address controller. So, sa ganung parang guys, makakapasa ka ng mga data sa widget mo or soon dun sa ginawa mong widget. And actually, ganun din yung ginawa ng mga, built-in na widget para makapasa ka ng mga data. Makikita mo yung original access ng code na yun. Ganito rin sila kumuha ng data pag gagamitin nyo na. Yan. So, walang tayong problema dito, guys. Yan. So, balik ulit tayo dito. Okay na dito, guys, no? May red pa rin. Okay, so wala dapat. Okay. So, bali yung content na dito is ito, no? Itong form. Okay. Then dito guys, balik ulit tayo. And so navigator.off, alam niya na kung saan siya magagaling, no, na widget. Kasi meron na siyang context. And then pag dito na natin gagamitin yung push na method. Ayun. Ngayon, ito yung pinapa-research ko sa inyo kahapon guys, yung material page route or Cupertino page route. Kasi yun yung parang magiging animation niya. Kasi di ba magkaiba guys yung animation ng Android kapag pumunta ka sa next screen. Parang may manggagaling lang na parang from bottom may lilitaw na ano guys, 'di ba? Na bagong screen, parang papatungan niya yung screen na ano na kung nasaan ka ngayon. And then sa may iOS naman parang nag-ano ka lang ng page, ng third ka lang ng page, parang may gumilid lang sa left. So, tingnan lang natin guys. So, ito, no? So, required to
either material page route, kung makikita natin dito. Kung makikita natin yan. So, required dito na gumamit tayo ng material page route or Cupertino page route. So, depende na sa inyo guys. So, dito, try natin yung Cupertino page route. Yeah. And then, dito, magbibuild ka ulit. So, kailangan ulit ng context, no? Yan. And then, ganito. Kung saang class ka na ngayon pupunta or kung saang widget ka na ngayon pupunta. So, kanina may dineclare na tayo, which is, diba, dito, landing screen. So, oops. Yan. Tama. Yan, diba, guys? So, kanina may dineclare na tayo, no? Itong landing page. Tapos, dito, guys, gagamitin na lang natin to. Yan. So, make sure lang na may import nyo na rin necessary na package kasi minsan ito, pag ginamit nyo ito, magkakaroon nyo ng underline na red. So, ibig sabihin nun, hindi nyo pa na-import yung package. Pero, syempre, pag in-enter mo na ito, dito sa Android Studio, yun yung kagandahan, no? Automatic na. So, yan, guys. So, bali, parang gagamitin nyo lang itong Cupertino page route na parang animation para makapunta dito sa landing page natin. And alam nyo na rin yung makikita nyo dito, parang scaffold siya na may up bar, ganun. And then, sa for now, container pa lang yung body ng scaffold natin, wala pang pinapakita. Later on yun yung gagawin natin. Okay. So, ganun kaya guys, no? Okay na yan. So, may, so subukan na lang natin. So, double check lang natin kung may mga mali tayo guys. So, naiintindihan ba guys? Or medyo magulo na? Kung may questions kayo, feel free lang na mag-ask guys. Okay, so i-run ko ulit. So, make sure ko muna na yung nade-detect na is to. So, ulit sa code. So, i-run na natin guys. So wait lang natin. Yes, no? So bali gumawa lang tayo ng isang page. Pero yun, ang pinaka main doon na widget sa isang page is scaffold, which is nasabi ko naman na guys, no? Na parang empty page siya. So wait lang natin na ma-run ulit. So, no, ayun, so na-run na. So installing na lang. Guys. So yung next natin na gagawin is papasa natin yung nakuha nating data from previous screen to next screen, no? So ito pag sinabit natin, syempre hindi siya papayagan kasi may validator tayo. And then dito, kapag subukan na natin maglagay ng value, itong name natin, so dito. Dito. Tapos address. So, then click natin link submit ulit guys. Ayun. So makikita nyo guys, no? Nag-ano siya. Yun. Parang pumunta siya sa next page, no? Ayan. So bali itong back button natin dito hindi pa gumagana kasi wala pa naman tayong nilagay na ano eh, na kung ano yung gagawin ng on press nung ano natin. Base, no? And then siguro mas maganda kung ano, customize din natin yung app bar natin. So next na gagawin natin, punta tayo dito ulit sa landing page natin. And then ito, para mag-back siya, parang i-back niya lang kung saan previous page siya pumunta.
is gagamit ulit tayo ng navigator, no? So laging navigator basta pupunta tayo sa next about dun sa mga route na yan. So yan, off context dot pop. So kanina push, ngayon naman pop. Parang ibababa niya lang ulit or i-dismiss niya na yung page na yun or screen na yun, no? And then i-customize na rin natin yung app bar natin, no? So para mas maganda is siguro yung color niya. Gawin natin white. Colors. Ito rin, guys, no? Ayusin din natin to. So, bali ito, gawin yung color rin ito, gawin natin. Colors. And then, siguro yung height niya is set natin kung ano man yung height ni ano, parent niya, which is yung scaffold. And then ito, isin natin to yung design niya. So siguro ito is yung background. Hindi pala white, guys. Black yan. Dito tayo sa app bar. Yung background color nito is zero white. White pa rin. And then elevation niya, alisin natin. So kasi may elevation dito, guys. Ito yung elevation niya. Papansin niyo. Okay. Dito pala. Mapapansin nyo, guys, no? Ayusin ko lang yung elevation. Yan. Mapapansin nyo yung elevation. Parang may shadow siya. Pag alisin natin yun, gagawin na natin zero. Para parang flat surface na siya, guys. Yan. And then next, so maglalagay tayo ng title natin. Ano ba yung title na maglalagay tayo? Title natin. Para mas malinis tignan. So, parang minimalist design siya. Yun kasi yung usong design ngayon, guys. Minimalistic style. Parang eleganteng style siya. So, kasi by default, naka-white yung color niya. Kasi nga title, di ba, guys? So, bali, papalitan lang natin ng color dito. Gawin natin yung black. Control S ulit. At ayan. Guys, so medyo mas malinis na ngayon, guys, no, yung design niya. And then, okay na rin yung landing page niya. Pagsusundin natin yung theme ng minimalist, no. So, parang ang bid dun kasi sa minimalist, it's white, mga white background. Ayan. Ngayon, dito na tayo maglalagay ng content. Kung ano yung content ng ating page. So, pwede natin ipasa nun, no? Kung ano man yung naging value nitong ano natin. Dalawang input natin na to. Bawa ito. Ayan, no? Lagay tayo dito. Ang input natin. So, dito maglalagay tayo ng input natin. I mean, magpapasa tayo. So, parang ganun din, guys. Magde-declare lang tayo ng constructor natin dito. Pero syempre, i-declare muna natin yung kunin natin dun sa next, sa nakaraang, sa previous page. So, ang pangailangan natin is string. Kung ano man yung nailagay dun na name, syempre string, di ba? Tapos string din para dun sa address, no? Ayan. So, ito yung required nito, itong landing page natin para magamit siya. So, maglalagay tayo ng constructor natin dito. So, ganito lang mag-initialize. So, alam na nito. Once may na-declare dito, matik na ma-initialize na itong name. And then, this.address. Ganun din. Ayan. So, parang sinasabi lang dito na kapag ito gagamitin na, required tayong maglagay ng name na parameter tsaka address na parameter. No? Kaya kung titignan nyo dito, guys, balik tayo sa main natin. May error na, no? Kasi dito, kasi ang alam dapat daw, nag-expect siya ng dalawang argument. So, meron naman na tayo, guys, nakukuha na natin yung name tsaka address ng bawat input, no? So, ang gagawin natin is ito. So, ibaba ko lang ito, guys, para mas makita natin. Ibaba ko na rin ito. And then ito, makuha natin via name controller.txt tsaka
address controller that text. So bali pag text kasi guys, string to, string yung re-return niya. Ibig sabihin string yung bibigay niya sa iyo. So sakto siya dun sa parameter natin, no. Na string rin yung hinahanap dito. Okay. Okay, so ngayon guys, meron na tayong access. Pwede na nating gamitin to. May choice na tayo kung paano natin to gagamitin. Ito mga, pwede natin i-show to sa text. Ganun. Nasa atin na kung paano natin gagamitin itong mga data na ito na nakuha natin from previous page. And so, ngayon, magpapakita tayo dito ng kung ano man yung nilagay nila, no, dun sa previous page na. So, dito, gamit tayo ng child para property in container. Tapos, gamit tayo ng column widget para makita natin kung ano man or mapakita natin kung ano man yung nilagay nila dun from previous page. So dito, syempre si column, marami siyang children, pwedeng marami yung ano niya, yung widget niya, the child. Then dito, gagamit tayo ng siguro text na lang. Then yun, ngayon kung ano man yung nilagay doon ng user, so ano ba ni? Ito hindi naman na magkakaroon ng null kasi na-validate na naman na natin sa previous page, diba? Hindi siya magpo-proceed sa next page kapag wala tayong nilalagay dun sa text field natin. Kaya may assurance tayo na ito, itong dalawang to, hindi siya magiging null. No? Always na may matatanggap tayong value dito. So, yun. Then, gagamit tayo ng style na property ni text. Ito lang. Style. Then, gagamit tayo ng text style na widget. No? And then dito, gamit tayo ng font size. So gawin natin siguro 14 na lang. And then font weight niya, i-bold natin guys. Gawin natin yan bold. And then yung color niya, gawin natin syempre black na lang. And then syempre isa pa guys, no, para dun sa address. So, gamit lang tayo ng size box dito. And so, gamit tayo ng height para magkaroon ng space. Siguro gawin natin 20. So, ama ulit. Text ulit, guys, na widget. And then, dito na natin ilalagay yung address. No? Address. Alam nyo naman na yung required parameter nitong text is string. So, guys, kung ano man yung value nitong string na to. Address variable. Tapos gamit ulit tayo style, text style, then same lang font size. So siguro palitin na lang natin, gawin natin 30. Font weight, gawin natin font weight, siguro gawin natin 400 lang. And then color, colors, okay. So na-imagine nyo naman na siguro guys na ano yung magiging output nito. Magiging ano niya. So control S natin at reload. Yan. So balik tayo dito. Yan. Then pag nag-submit na tayo. Oops. So ganito. So kasi yung width ng container natin, hindi rin natin na-set. So dapat ito is double that infinity din guys. Yan. Okay. So ano ba? Palit tayo. Palitan natin. Palit natin. Manaloto. Enter. Submit guys. Napapasa na yung mga data natin from next page, no? So ano ba? Hello. No? So submit. Okay. Yeah. So yun lang guys. So may questions pa tayo before tayo mag-proceed? Naintindihan ba natin? Yan. So, yan. So may questions pa tayo.
gusto niyo naman makita yung changes nung sa isa, try natin yung material page route page. Dito. Tingnan niyo animation niya kapag pupunta tayo sa next na screen. Diba? Yun. So, ganun guys. So, diba? And then dito, pwede rin natin ma-check kasi kung anong platform gumagamit yung ano natin, yung app natin. So, pwede natin ma-check doon. And then, apilin na lang natin accordingly kung anong magandang route page route po, material page route. Para mas akma dun sa user. So, yun malinaw ba guys? Yan. So, actually, pwede rin nating gumamit ng itong, kasi kung mapapansin nyo guys dito sa main .dart file natin, paulit-ulit to itong dalawang ito guys. Ito. So, parang redundant to guys actually. Itong ano natin. Itong text natin dito na widget tsaka yung text form field natin. Ang pinagkaiba lang actually dito is yung text dito. Yun lang actually guys. So, mas maganda siguro kung ito ilalagay natin siya from another file para reusable siya every time, no? Ganun yung gagawin natin. And then, maglalagay na rin tayo ng password for password na text or field. Kasi what if gagawa tayo ng ano natin, ng login natin. So, kailangan natin ng ano, obscure text, yung hindi nakikita. Ano lang, parang asterisk lang yung nakikita natin na tinatype ng user doon. So, ganun yung gagawin natin guys, no? So, balik tayo ulit dito. Yan. And then, open tayo ulit. Ay, gawa ulit tayo ng panibagong Dart file. So, bali, ang gagawin natin is ililipat natin yung text form field natin doon para reusable na siya. No? Yan yung gagawin natin. And then, pwede rin nating maset doon kung password ba siya o hindi para ma-obscure natin yung text niya. No? Okay. So, yan yung gagawin natin. So, gagawa tayo ng custom natin na input or widget. So dito, gawa tayo ng custom input natin na file. Ayan. So pag nakagawa na tayo, no, punta tayo dun sa code natin. Then dito, gawa tayo ng class ulit na ang pangalan is custom input. So ano na yung pangalan ng file name. And then, gagawin na natin siyang stateful. Kasi dito guys, may pagbabago tayong gagawin. Kasi kung kasi balak pa natin yung input na yun, lagyan ngayon ng ano ng i icon sa right side para pwede mong ma-view yung password mo, i-on and off mo kung ano man yung, para makikita mo rin ganun. Parang pag mag-sign up tayo sa or magla-login tayo sa Google, pwede mong ma-show password or ano, diba? So ganun gagawin natin guys. So magde-declare tayo ng stateful na widget dito. And then ito, siyempre, create one using override. Yan. So, kailangan natin ng state nung itong custom na input natin. So, another class na naman siya. Custom input, state. So, lalagyan lang natin ng state para hindi na tayo malito. Tapos, siyempre, isa siyang state nitong custom input. No? And then, dito parang stateless widget na rin. Kailangan rin natin mag-return ng build or mag-build ng widget. And then ito, pwede na natin gamitin to dito. No? Custom input state. Open and close. Tapos create state. Ay, iwala na ano pala yan. Create state na function. Then, i-return nyo lang ulit yung custom yan. Yan.
And then dito guys, pwede din siyempre, pwede tayong gumamit ng set state na function. Parang nasabi ko kahapon, i-reload niya lang yung part ng code na to. Parang i-ano niya lang. I-re-refresh niya lang, ganun. So, ayan, i-re-return tayo. No? So, balik ulit tayo dun sa main.dart file natin. So, bali yung kailangan natin dun is ito. So, guys, no? So, parang pupunta natin siya dun. So, balik tayo dun sa custom input natin. And then, dapat yun yung i-return niya, guys. Oops, dapat column pala siya. Ito, column. And, syempre, children. Then, dun natin ito, please. And, syempre, ito, nagre-red siya kasi wala, hindi tayo nag-import ng package kasi wala pa namang package. Ito, yung Cupertino pa lang. Okay, so, please, import lang natin yung mga library. So, package na kailangan. Syempre, kailangan ng controller, guys. Bawat text field natin, merong controller para makuha natin yung value later on. So, dito, magde-define din tayo, no? Define tayo dito. So, parang same step din siya. Gagamitin natin siya as parameter ng constructor natin. Para every time na gagamitin to, syempre, kailangan ng, ano, ng controller para makuha natin later on. So, balik tayo sa custom na input. Ay, okay. So, mag-declare muna tayo dito ng text editing controller, no? Tapos, controller na lang. And then, siguro, text editing. Okay. Ayan. Ngayon, yun na yung papasa natin. Pero kung mapapansin nyo guys, itong controller natin, dineclare natin sa class na custom input. Ay, mali. Ito. Mag-i-initialize pala nito yung constructor. So, custom. Gagawa tayo ng constructor ni custom input. Then this, that control. Ganun guys. Matik na yun guys once na ginamit to. And naglagay ng value dito, matik na may initialize dito. Parang ganito lang yun guys. Kung ano man yung nilagay natin dito. Okay? Ganun. And then kung mapapansin yun, itong controller natin no, na-declare siya dito sa class na custom input. Eh, ang gagamit naman nito, itong controller ng variable natin is nandito sa custom input state na class. So, hindi niya ito ma-access, diba guys? Pwede naman, ipasa ulit natin dito, mag-declare ulit tayo ng constructor dito. Pero, parang, ang ananan. Pwede rin naman kung gusto niyo. Pero, mas madali yung gamit tayo ng widget na keyword. Kasi, tingnan nyo guys. Gamit tayo ng widget, no? So, nagpo-pertain siya dun no, sa custom input na class. And then, sa pamamagitan nito, parang ini-instantiate mo lang yung custom input na class, guys. So, ibig sabihin, pwede mo magamit kung ano man yung mga variable na declare mo dito sa custom input, like itong controller. No? So, yun yung gagawin natin para makuha natin yung controller na na-declare dun sa isang class. Ayan. So, makikita nyo, nagsasuggest pa siya, no? Kasi, accessible na siya. Ayan. Ayan. So, ngayon guys, every time, ito na lang yung ito na lang gagamitin natin na widget natin. No? Hindi na tayo magde-declare ng paulit-ulit kasi parang redundant na siya. Ang pinagkaiba lang naman kasi yung controller tapos yung label niya kung ano yung papakita natin dito. And then the rest, okay na. Diba guys? And then dito, syempre kailangan pa natin kung ano yung magiging label niya. Kasi syempre iba-iba naman bawat label ng text, diba? Or text field natin. So dito magde-declare ulit tayo. Name. No? Ayan. So nagkaroon ng error kasi kailangan daw ma-initialize tong name. Sabi niya. So syempre gagawin na natin tong parameter ng constructor natin. Ayan. Then, hindi pa natin to label. And so dito no, yun yung gagamitin nating label para dito. So gagawin nating label ito label. Widget which is yung custom input and then label. Then dito rin please enter your label plus label widget that label that to lowercase kasi nga
ang ilalagay natin dito guys, capital mo, capitalize. So, please enter your name, ganun sabihin mo. So, capitalize. So, papalitin lang natin lahat. Kasi string naman siya, pwede natin gamitin yung to lowercase. And I think meron rin to sa mga iba't ibang programming languages, no, like JavaScript, Java, ganito. Pwede mong gamitin to. Sa PHP naman, iba, parang irarap mo, parang papasok mo siya dito yung string mo. Sa loob ng ganito. So, ganun guys. Ayan, so pagbabalik ulit tayo sa main function, sa main.dart file natin. Ayan, pwede na natin itong alisin, no? Itong dito. Except yung size box. Kung gusto nyo naman maglagay ng size box dito sa custom input natin, okay lang rin naman para hindi na tayo mag-declare every time ng size box. So, lagay lang tayo dito ng another size box. Siguro, 15. So, lagay na natin. Pagbigyan na natin yung editor natin. Para maalis yung mga warning. Pero actually, wala namang bearing to sa code natin. Hindi naman tayo magkakaroon ng error. Pero for the sake lang na mas malinis yung code. And then, balik tayo ng main. Tapos ito guys, pwede na natin itong alisin. No? Pababalik lang natin ito. Gawin natin 40. So ito, pwede na natin itong alisin. Ay, kailangan pa pala ito guys, parang pagitan nila yung label tsaka text field natin. So, balik tayo doon. Okay, meron na. So, pwede na natin itong alisin guys. No? Okay. So, alisin na natin ito. And alisin na rin natin ito. Kasi may gagamitin na tayong custom widget natin na ginawa. Then dito, na-type na lang natin yung custom input na class or widget natin. And then dito, gagamitin na natin itong name controller, no? Okay? Then yung label niya, kung ano man yung label niya. So, ano ba? Name. Okay. So, ganun din. Copy-paste na lang natin to guys. Paste na lang natin. Pero, address controller na to. Then dito, address rin. Okay. Then dito, pagbigyan natin yung ano natin. Cons na natin itong mga ito para hindi magkala ng warning. Itong mga ito. Ayan. Okay. Ayan. So pag inano natin siya, na-reload natin siya guys, nakikita natin na parang walang nangyari. So kung maalala nyo guys yung sinabi ni Sir Alan, yung naging opening remarks natin nung kapon, sabi niya kahit saan tayong programming languages o kahit anong framework programming languages yung gamitin natin, as long na ginagawa natin yung mga best practices, parang mapagtatagumpayan natin yung mga projects. So ito yung isang best practices, no, na dito sa Flutter. Kasi dito guys, parang gumamit na lang tayo ng ano, na to gumawa tayo ng sarili nating ibang custom na widget. And then ginagamit na lang natin siya ng paulit-ulit. So bukod sa mas maganda siyang basahin, mas readable siya. Yun, isang edited na lang rin kapag may gusto tayong baguhin dito sa input natin na widget, no? Ayun. So isa siya sa mga best practices, no, na pwede nating maintindihan dito sa Flutter. So dito, so instead na paulit-ulit yung nagka-copy-paste na ganun, paulit-ulit. So pag may babaguhin ka sa mga widget mo, halimbawa babaguhin mo yung design, so iisa-isahin mo ulit 'yon na i-design. So mas maganda na pag isang place mo na lang siya i-design, 'di ba guys? And so balik tayo dun, parang ganito guys, nasa gitna na siya. Oh, 'yun. So babaguhin natin 'to. So dito lang naman 'yan sa may column natin. So gagamit tayo ng cross axis alignment dito. Tapos gawin natin start. Ayan. So ito yung ano. So sa pamamagitan nito, no, control S. So ganun guys, actually mas readable na yung code natin
Alam mo na agad na itong custom input niya. Ito. So, kahit alisin na pala natin to, kasi meron na rin tayo na declare, no? Ayan. And so, may questions po ba? May questions po ba tayo? Okay. Para tayo mag-proceed. So, same process lang rin, guys, no? Okay. Sa FB Live po, may ano rin po ba? May mga questions tayo. Okay. So, kung walang question, okay, modify natin to, guys, no? Itong input natin. So, dapat yung input natin is pwede tayong maglagay ng password, no? Ayun. So, pwede tayong maglagay ng password sa ba kasi baga pag ito, itong screen na to gagawin niya siyang login. Siyempre, dapat hindi malagay ng hindi magpakita dito sa input natin yung ano, no? Yung mga tinatype ng ating user. So, dito, punta tayo ulit sa custom input. So, pwede nyo siyang i-click no, para makita natin yung code niya. And then, ang gagamitin nating ano dun, no? Yung gagamitin natin property dun ng custom input is yung obscure text. Nakita nyo naman dito, guys. Kung maglalagay tayo dito ng another ano niya, no? Property niya. So, makikita nyo siya dito as property ng text form field pag hover nyo itong widget na to. Makikita nyo yung obscure text. Obscure text. True or false lang naman yung value nito. Boolean na hindi. So, subukan natin. So, ibig sabihin lahat ng mga input natin, obscure text na. No? Ayan. So, ganun guys. Pero syempre, hindi naman lahat, diba? So, bale, magde-declare lang tayo dito ng siguro condition. Yan. So, siguro kung may yung label natin is may password, nagko-contain siya ng text na password, siguro isa siyang obscure text. Kaya yun na lang yung gagawin natin basehan. No? So, dito gagamit tayo ng inline na if statement. Kung hindi kayo familiar dun sa inline if statement. Parang ganit, dito lang yung condition. So, widget that label that contains, ibig sabihin pag nagko-contain siya ng password, pero gawin muna natin tong two lowercase para hindi tayo magka-problema. Kasi baka yung password na ilagay ng user is capital P. So, hindi na to mag-ano. So, yan. So, yan. Kapag nag-true daw to, tong condition natin na to, ang i-return niyang value is true. Diba? Pero pag hindi, i-return niya yung false. So, ngayon, based dun sa label na ilalagay ng user, malalaman natin kung password ba o hindi yung label natin, no? So subukan natin, guys. Balik tayo doon sa main .dart file natin. And then mag-add tayo ng another, no, password. Ito, so copy paste na lang natin 'to tapos lagyan natin ng password. Then control S natin. So yun. So dito, pag nag-type tayo ng name, hindi siya naka-obscure. Pero pag dito, nag-type tayo ng address, oops, kasi isa lang pala yung controller niya. Okay. So gagawa pa tayo ng another controller. Kasi mapapansin nyo guys, no? Kung nag-type tayo ng address, nag-type na rin siya sa password. Kasi mapapansin nyo dito, isa lang rin yung controller na ginagamit nila. Kaya dapat gagawa pa tayo ng isa. Yeah. So same process lang rin guys. Dito, mag-add tayo ng another parameter nito. So, text editing controller, tapos password controller. Yan, no? And then, lalagyan natin siya as parameter nito. And then, dito, magde-declare ulit tayo ng editing controller, tapos password, text editing
Tapos yun yung pasa natin as pang-apat na parameter nitong content region natin. So dito, ang ilalagay na nating controller niya o password controller niya is yung password. No? Ayan. And then, try ulit natin guys. Ayan. Oops. So yung maipas is null daw. So hindi dapat pwedeng magpas ng null. So try ulit natin naman. Okay, so pwede na guys. Ayan. So dito kapag magta-type tayo ng name natin, Adam Smith. Then password niya is Bagyo City. And then any address na yung password niya is 123. Ayan guys. So pwede natin submit. Boom. No. So ganun yung obscure text guys. And then actually pwede pa tayong maglagay ng ano eh ng ano yung magiging icon niya. So pwede tayong maglagay. So kung password siya, pwede tayong maglagay dito ng icon para pwede nating i-toggle on and off yung obscure text niya. Kaya dito sa custom input natin na ano guys na widget, ginawa natin siyang stateful, no? Para ito, i-reload niya ulit yung binild niya dito. Pero by that time, yung custom, yung ano na, yung value na nitong custom input natin is, ano na, false na, no? Ganun. So dito, lalagay tayo. So dito, kailangan pa pala natin mag-declare, no? Dito. So gagawin na lang natin siyang variable guys dito. So ito, alisin na natin to, copy paste lang natin, control cut lang natin. Yeah. And then dito, ilalagay tayo ng boolean. So magde-declare tayo ng boolean na variable, no, data type din siya, which is a boolean. Yeah. Boolean tapos is obscure or is password na lang. Okay. So wala na pala yung widget. Okay, so ayusin na natin to guys. Okay, so ito pala is dapat nandito siya sa loob. So is password. So bali yung default default value nito is password is false, no, para yun yung gagamitin. Pero i-check pa ulit dito kung yung label ba is nagko-contain ng password tapos papalitan ulit. Kasi hindi natin pwedeng magamit yung widget na to sa labas ng build method. So dito, yun na yung gagamitin natin is password as obscure text value nito. Itong text form field natin. Yan. And then ngayon, pag gagamit pa tayo ng another icon dito na under siya doon sa input decoration actually dito. Tapos meron kasi itong meron siyang property na suffix icon. Ayan. So pwede tayo maglagay ng pag prefix yung unahan, yung suffix yung huli. So bali nandito sa right side, no, yung suffix. So gagamit tayo nun dito yung sa property siya ng input decoration. So gagamit tayo ng suffix yan. So syempre nagre-required siya ng
ng icon button, no, na nagre-record siya ng icon button na widget. Pero kailangan muna nating i-check na kapag password nga yung label na yon, or password yung input na yon, ang magkakaroon muna siya ng icon. So try muna natin maglagay without condition. So bale ito na yung mga required na property ni icon button. And maglalagay muna tayo ng empty na function dito, no, for the meantime. And then dito, okay, dapat hindi daw ito na constant. And then dito, maglalagay tayo ng icon. Oops. Tapos, mamimili na tayo kung ano yung icon na gusto natin. Halimbawa, icons that icons that yan. So icons that visibility, okay, and then try natin ulit at reload. So ngayon guys, lahat meron pang icons, no? Meron pa silang... So, dapat yung meron lang na suffix icon is yung password. So, para mangyari yun, gagamit ulit tayo ng ano, ng if state, ng inline if statement para ma-check kung yung kung password ba, it's true. Kasi kung password, kung nag-true to, ibig sabihin yung text field na yun is for password siya, diba? So, ito, gagamit lang tayo dito ng inline na if statement. So, is password. One, pag is password, then ang i-return niyang widget is ito, icon button. Pero kapag false siya, ang i-return niya wala. Null. Okay. So, try ulit natin. Yan. So, may kita niyo, no? Dahil naglagay tayo ng if statement natin, ang i-return niya na is ito. Kasi dahil yung label natin is nagko-contain ng password, ang i-re-return niya na is meron ganito na. So ngayon, dapat ano rin siya. Clickable din to. Para pag may interaction din, no? Para pag clinic to, dapat mag-show yung password niya. So parang alam niyo na yung mangyari dun guys. So gagamit tayo ng set state. Tapos babaguin lang natin yung value nito. I-re-reverse lang natin. So, bago tayo mag-proceed, may questions po ba tayo? Ayan. So, sino na po yung nakasubok nito? Yung mahiga nito. So, sino na po yung nakasubok? Ayan. Okay guys, so proceed na ulit tayo. And then dito guys, sa ano, dito. So dito, no, dito na natin gagamitin yung set state na magagamit lang natin sa stateful na widget. So dito mag-set state tayo. Yan. Set state. Yan. Automatic na pag in-enter natin. And then ang babaguhin lang natin na value is ito, is password, no. Para kapag true siya, mali pala. Dapat kasi pag trino natin siya, mawawala na rin yung ano, yung icon niya dito. So dapat mag-declare pa tayo ng another variable. So halimbawa noon, declare tayo ng another variable ulit na is obscure, no? False dead, syempre. And then, ganun ulit yung gawin natin, guys. Pero, then, imbis na ito, ano na yung gamitin natin dito. Okay.
And then yun. So okay na. Okay na guys. Okay, so parang hindi na tayo malito. Huwag na tayo maglagay ulit. Ang gawin na lang is ito. Ito is i-manually na lang natin na gamitin to. No? Tapos and then palitan na natin to guys. I mean is password, no? Is password is equal to kabaligtaran, parang inenegate natin. Diba kung true to, gagawin niyang false. Kung false siya, gagawin niyang true. Okay, so reload ulit natin guys. Yan. Oops. And then ibahin din pala natin yung icon, no? Try muna natin. Okay, so hindi siya gumagana. So, next. And so, ibahin din natin yung icon, guys, kapag it's password siya. Magre-return siya ng ganitong icon. Pero kapag hindi siya password, gagawin natin off. Off yung icon niya. So, para na, ano, may meron siyang slash, no, pag off. Yan, mukhang okay na. So, pag clinic natin to, babaguhin niya lang yung value ng isPassword na function, ay, na variable natin. So, kanina, true yan, pwede niyang gawing false, no? Nakabaliktaran lang. Okay, so, try natin. Hindi siya gumagana guys. So ayusin lang natin to. So dapat pag nakiklik to, is nagsiset state siya. So gagawin natin dito is So, siguro ito guys is parang magana itong test ito. So, tingnan lang natin guys kung nati-trigger. So, makikita natin siya dito, no? And so, balik tayo dito. And then, so okay naman. And then check. So dapat nagsiset state siya. And then ito okay rin naman na maging true. And then dapat ito. Try natin pa. Ah, okay. Oh, okay. Mm-hmm. So, try muna natin gawin ito to.
It's okay. So ayusin lang natin to guys. Dapat pagka nakiklik yung ano natin ito itong icon na to, dapat nagpapakita yung password natin, no? So dapat ang gagawin natin ito is kaya pala guys, kasi ito pala is naka, so bali nagsiset state pala, no, nararun din to. So kahit ma-change natin yung ano value, i-override niya ulit ng panibago. Kaya pala hindi gumagana. Okay, so ang gagawin na lang natin is gagawin na lang natin is ano, gagawin na lang natin tong constructor, no. So gagawa tayo ng ano dito. So gagawa tayo ng constructor dito ng custom input natin. So ganito na lang. And then dito kapag yung label natin, label dot that to lowercase that contains password ano, dapat mag-return yan. So ganito, okay na to guys. So magtuturo to, no, yung ipapasa natin dun sa custom state na parameter kapag merong yung label natin is merong password na ano, nagko-contain ng password na text, no. And then yun yung gagamitin niya para pag nagsiset state tayo. So kanina kasi, eh, 'di ba ang nasabi ko guys, every time na nagsiset state, nilarun ulit tong build method. Kaya hindi nagbabago yung data niya. Kasi dito rin sa loob tayo nagsiset ng password na variable, eh. So kailangan ulit natin siyang i-run. Ayun. So mapapansin nyo guys, nagbabago na yung icon niya. Ayun. So kapag may halimbawa, may password. So yung ano niya, yung papakita na yung password niya pag kiniklik natin to, no, tong icon. Then pag in-click ulit natin, babalik ulit siya dun sa obscure na value niya. So yung mistake natin kanina guys, ito, dun sa initialization ng is password, nilalagay natin siya sa loob ng build method, no. So kasi sa set state, every time na ninarun to, binibuild ulit. So parang kahit hindi pa rin nagbabago yung value nitong is password, kasi same pa rin yung. Okay. So may questions pa tayo guys? So any other questions? So may nakagawa po ba ng ganito? Ganito yung pinapakita sa kanilang screen. So pa-type ng 1 kung ganito rin yung nagpapakita sa screen, no?
So, nasundan naman guys, no? Okay naman. So, ganyan lang. So, ginamit lang natin dito yung stateful widget na para magbago-bago yung value ng obscure text natin. And also, yung icon din. Okay. So, bale mamaya is i-discuss natin yung paano tayo gumamit ng mga third party na library. So hindi lang kasi yung mga pre-built widgets yung pwede nating magamit dito sa Flutter, pwede rin tayong gumamit ng mga third party libraries and package. And also, didiscuss ko na rin yung magiging database natin mamaya. So pwede na tayong ma-insert doon yung mga registration, ganun. And also yung ano rin para yung sa may icon. So kailangan muna nating actually yung pagsiset ng icon both app icon both sa Android at iOS is isa siyang third party library, no? So wala siyang built in dito sa Flutter natin. So kung wala nang tanong, Ma'am Rica. Yes, Mr. Robert, thank you po. Ayan, so to our participants, let's ask naman po Sir Robert, no? If they are still here, ayan. So if may tanong po kayo, you can ask questions on our chat box. If wala naman po, can you chat zero po sa ating chat box? Just so we could see if everything is all right po. Ayan, wala naman daw po silang questions. Let me ask po as well if okay lang po ba yung pacing, yung kabilis ng discussion ni Sir Robert? Chat okay po kung okay lang yung pacing niya. Okay lang naman po, sabi ni Ma'am Carla. Ayan, Ma'am, ayan, okay lang naman po. Okay. Ayan, so time check po tayo. It's 11:50 a.m. and we will be resuming po later at 12 in the afternoon. Ayan. And yung mga nagtatanong po sa ating recordings, processing pa lang po yung ating recording. So we'll wait for the video recording po to finish up. Ayan. And also attendance links will be sent po later before the training session ends. Ayan, so we can have our lunch break na po. We'll see you exactly po at 1 in the afternoon. Okay, so thank you Sir Robert and happy lunch po sa ating lahat. Thank you Ma'am Rica and see you po mamaya lahat after ng lunch break.